Yo, sa mga sir, welcome back sa ating mga balitang basketball. Ating pag-uusapan ng mabilisan kung sino nga ba ang llamado sa laban bukas ng Lakers versus Phoenix Suns. Ang dalawang kupunan na ito ay nanggaling nga sa talo at kaya sila ay gutom na manalo. Para sa Lakers, mga sir, wala si na Trevor Ariza, wala si Wayne Ellington, pati na si Talen Horton Tucker, at pati na si Kendrick Nunn at si Sekou Doumbouya. Lahat yan ay mayroong injury maliban na lang kay Sekou Doumbouya dahil siya ay may problema sa kanyang chan. At patungkol naman sa Phoenix Suns ay kompleto sila. Nandyan si Devin Booker, Chris Paul, JaVale McGee at DeAndre Ayton. Pero kahit na maraming injury ang Lakers ay kompleto naman ang kanilang core. At kaya ating masasabi na pantay-pantay lang talaga sila. Kung aalatin pa rin si Russell Westbrook, malaki ang chance ng Phoenix Suns na manalo. Pero kung sakaling mahanap niya na yung kanyang buwelo, mananalo talaga ang Lakers bukas. Pero gayon pa man mga sir, ito ay preview lamang at para sa akin lang ay pantay-pantay lang talaga sila. Pero syempre, magkakalaman pa rin yan sa mismong laro. Pero para sa inyo, sino nga ba ang llamado sa kanilang laban bukas? Mag-comment lang. At samantala sa ibang balita, LeBron nag-react kay Stephen Curry. Sa first quarter pa lang ay tumala na ng 25 points si Curry at kaagad na nag-tweet itong si LeBron na "You're sick, man." Kung titingnan nyo mga sir, parang magkaribal sila na Stephen Curry, pero sa labas ng court pagkatapos ng laban sila ay magkaibigan. Dahil sa totoo lang talaga ay lahat sila ay magkakaibigan lang talaga. Pero pagdating sa loob ng court ay hindi talaga maiwasan ang kompetensya. Pero pagkatapos ng laro, lahat ay back to normal. At samantalang maging sa Damian Lillard ay nag-react nga din na baka nga raw itong sa Stephen Curry ay gagawa ng 75 points. At samantalang napawaw naman ang ating kabayan na si Jordan Clarkson sa ginawa ni Stephen Curry at pati na si Patrick Beverley, ang former Clippers, na matinik raw ang ginawa ni Steph. At samantalang para naman kay Kyle Kuzma, mas nag-improve daw ang depensa ng Golden State sa taong ito. At once daw na bumalik si Klay Thompson, talagang magiging solid na ang Golden State. Actually mga sir, may tatlong backup pa ang Golden State. Si Klay Thompson, si James Wiseman, at yung kanilang rookie na si Jonathan Kuminga. At kung sakaling sila ay magsama-sama talaga, abay hindi ko alam kung ano ang mangyayari. At kaya yan mismo ang ating aabangan. At yan ang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. At shoutout na lang sa lahat ng ating mga avid viewers dyan. And as always, thank you for watching. Peace out.